taon-taon nang naghihigpit laban sa mga nagpapaputok ng baril. Tuwing bagong taon, may mga hindi pa rin nagpapigil at may mga nadisgrasya dahil dito. Isa sa mga nadali ang isang dalagita sa Quezon City na ikinwento sa News 5 ang kanyang karanasan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa milyon-milyong Pinoy na sumalubong sa 2023, hindi bababa sa dalawang opisyal na naitalang biktima ng ligaw na bala sa Pilipinas. Isa sa mga yan ang 17 anyos na si Hannah mula Payatas, Quezon City. Tinamaan siya ng ligaw na bala sa kanang braso noong hating gabi ng bagong taon habang nakikisaya sa putukan. Nakabenda pa ang kanang kamay ni Hannah nang abutan siya ng News 5 sa kanilang bahay. Dito ikinuwento niya ang nangyari noong gabi ng salubong. Humaba po kami ang pinsan ko para manood ng fireworks. Nagbibideo po kami, tapos may biglang may tumama sa kamay ko po. Tapos tala ko po, hinampas lang po ako ng pinsan ko. Sinugod sa ospital si Hannah matapos magdugo ang kanang braso niya. Hindi ko po nagalaw agad yung kamay ko. Tapos namagana po agad. Kala po naputukan lang po. Una raw inakala ng mga doktor na naputukan lang ng kwiti si Hannah. Kaya binigyan na sila ng clearance na makauwi matapos linisin ang sugat. Pero iba ang kutob ng ina ng dalagita. Nakita naman nila, butas lang siya. So, nag-alanganin pa rin ako, hindi araw mapakali. Nung pinisin ko, sabi niya, masakit. So, sinabi ko, masakit talaga. Titinignan ko, magana siya. Di bumalik ako, nurse, pwede ba patingin ulit yung kamay ng anak ko? Sa x-ray result, nakumpirmang may pumasok na bala sa braso ni Hannah. Swerteng hindi ito tumama sa buto. Pero inabot ng 6 oras bago natanggal ang bala na ayon sa mga doktor ay mula sa 9mm na baril. Kailangan matanggal yan. Kung hindi matanggal, baka magkaroon ng kamamatay pa ng anak mo. Nananawagan ngayon ang ina ng dalagita na sana ay matukoy at mapanagot ang nagpaputok ng baril na tumama sa kanyang anak noong bagong taon. Dapat mahuli din yung mga ganyan kasi hindi natin akalain sa mga pamilya natin kung ano mangyayari. Ganyan tulad niyan. Sa Magnus Street naman sa Laloma, may muntikan ding madali ng ligaw na bala. Alas 2 ng umaga ng January 1, tumagos sa kisame ang bala at bumagsak sa harapan ng isang babae. Wala pang pahayag ang Quezon City Police sa dalawang insidente ng indiscriminate firing. Sa Nueva Vizcaya, isang pulis ang sinibak sa pwesto matapos makumpirmang nagpaputok ng baril nitong holiday season. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.